Mga ka-business, baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos sa ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung karakter, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin supportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dean's TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin na reaction. Itong muling pagbisita nito si Papa Dean's dito kay Ate Kayla. Para nga po ito'y muling kumbinsihin ito si Papa Dean's na sumama dito sa Ka-Business House. Pero bago po itong ginawang pangungumbinsing ito ni Papa Dean's dito kay Ate Kayla, ay nagkaroon muna siya ng kaunting paglilinaw. O masasabi nating kaunting paalala dito kay Ate Criselda sa naging paraan nga po ng pag-chat nito kay Papa Dean's. Kasi ayon dito kay Papa Dean's ay nag-chat sa kanya ito si Ate Criselda. Patungkol nga po dun sa napagkaisahan nito si Ate Kayla at Papa Dean's na pagsundo dito kay Ate Kayla para nga po isama dun sa Ka-Business House. At dito kasi ay hindi nakapunta itong si Papa Dean's dun sa itinakda nilang araw ng pagsundo dito kay Ate Kayla. Kaya nagchat daw itong si Ate Criselda dito kay Papa Dean's at medyo hindi maganda yung dating ng pagkakatchat nito si Ate Criselda. Na tila ba nagagalit ito kay Papa Dean's dahil hindi nga po ito pumunta doon sa itinakda nilang araw ng pagsundo dito kay Ate Kayla. At medyo may pagkakumandista yung naging dating dito ni Ate Criselda sa pagkakatchat niya dito kay Papa Dean's. Na para bang sabihin na nating parang pinapalabas nitong si Ate Criselda na may obligasyon itong si Papa Dean's dito kay Ate Kayla. Kaya naman inilinaw ni Papa Dean's na yung kanilang ginagawang pagtulong dito kay Ate Kayla ay voluntaryo at hindi dapat sila inuobliga. At dito mga ka-business, mga kapapi, ay gusto sana makausap nito si Papa Dean's itong si Ate Criselda ng personal o harapan. Kaya lang nung tawagin nitong si Nanay Seni itong si Ate Criselda, aba ay mukhang siya pa yung matapang, mukhang siya pa yung nagmamalaki dito kay Papa Dean's. At ang sabi nito kay Papa Dean's ay nakakasawa na kasi ayaw na niya makipag-usap. Alam nyo mga ka-business, mga kapapi, kung hindi lang natin alam itong kondisyon nito si Ate Criselda, ay talagang maiinis ka sa pag-uugaling ipinakita nito dito kay La Papa Dean's. Na yung tipo bang sila na nga yung tinutulungan o yung kapatid na nga niya yung tinutulungan, ay para bang siya pa yung tipong nagmamalaki dito kay La Papa Dean's.
Kaya lang, alam naman kasi natin eh, kung ano yung kondisyon nito si Ate Criselda eh. Alam naman kasi natin na medyo may pinagdaanan din ito si Ate Criselda eh. Kaya siguro unawain na lang natin kung ano yung mga ipinapakita nitong attitude. Pero bagamat ganun, ay pinagsabihan pa rin siya nito si Papa Dins. At inilinaw ni Papa Dins na yung pagtulong nila dito kay Ate Kayla ay hindi obligasyon. O hindi obligado itong si Papa Dins na sunodin ang anumang napagkaisahan. Dahil syempre, minsan, may kagyat din silang ginagawa. Kumbaga, hindi ibig sabihin na nagtakda sila ng araw, ay sure bull yun na makakapunta sila doon. Dahil maraming pwedeng mangyari na maging dahilan kung bakit nila ikakansila ang isang itinakda nilang schedule. Lalo na nga't alam naman natin na may mga personal ding ginagawa ito si Papa Dins. Kaya kauna-unawa na may mga nai-schedule siya na talagang hindi niya nasusunod. At dito na may ipinaliwanag din ito si Papa Dins na minsan talaga ay may mga naka-schedule siyang gawain na talagang hindi niya napupuntahan. Dahil nga dun sa mga bagay o mga biglang gawain na kailangan niyang tapusin muna. Kasi syempre may mga personal din naman niyang kinakailangan tapusin ito si Papa Dins na maaaring itong mga ganitong kailangan niyang tapusin ay dumarating sa panahong nakapag-schedule na siya o nakapagtakda na siya ng araw na katulad nga nito na susunduin ito si Ate Kayla. Kumbaga, ang gusto lang nito si Papa Dins ay yung lubos na pangunawa para sa kanya nito mga taong kanyang tinutulungan. Na yung tipong pag hindi nga po siya nakadating ay yung hindi naman ganito. Yung hindi naman siya kagagalitan na para bang may pagkakautang siya o may malaki siyang obligasyon na hindi nagampanan. Nasabi ko nga ay kung tutuusin itong ginagawang pagtulong na ito ni Papa Dins ay hindi natin pwedeng sabing obligasyon ito ni Papa Dins, kundi ito po ay voluntaryo. At itong ginawang ito ni Ate Criselda ay maging silbing aral na rin para dun sa mga tinutulungan ng katulad nitong sila Papa Dins at nitong si Kabisnes. Na yung tipong pag sila'y nagtakda ng panahon na pupunta sila dyan sa inyo at hindi sila nakapunta, ay huwag naman kayo magalit. At huwag nyo naman silang sabihan ng kung ano-ano na hindi magaganda salita. Dahil yung ginagawa nga po nilang pagtulong sa inyo ay voluntaryo yun. Hindi po nila obligasyon yun. Kaya kung tutuusin, wala tayong karapatan na magalit sa kanila. At yung ginagawa nilang pagtulong sa atin ay dapat nating ipagpasalamat yon. At kung ano man yung naging balakid nila doon sa in-schedule nilang pagpunta sa inyo, ay unawain po natin. At pasalamat pa nga tayo eh. Dahil kahit hindi sila kawanin ng gobyerno at wala silang obligasyon tumulong sa mga katulad nating mga mahihirap, ay ginagawa nila yung pagtulong ng bukal sa kanilang puso. Pero alam nyo mga kabisnes, mga kapapi, itong mga ganitong klaseng paninita dito kay Lakabisnes at Papa Dins ay kalimitan kong nababasa sa comment section dun sa mga taong tira ba lahat na lang na ikinikilos nito si Lakabisnes at Papa Dins ay sinisilip. O ito yung mga taong tinatawag nating basher. Na sabi ko nga, ay yung mga wala namang ambag sa ginagawang pagtulong nila Kabisnes, ay sila pa yung napakaraming kuda. Sila pa yung napakaraming nasasabi laban dito kay Kabisnes. Na para bang kung makaasta, ay sa kanilang bulusa ng gagaling yung perang itinutulong nito sila Kabisnes. Anyway, balik tayo dito kay Ate Criselda. At yun nga,
Sabi ko nga ay unawaan na lang natin ito si Ate Criselda. Dahil kung nakasubaybay naman tayo sa vlog nito si Papa Dins, ay batid na rin natin kung ano ba yung totoong kondisyon nito si Ate Criselda. At ito nga po ay hindi nalalayo dito sa kondisyon nito si Ate Kayla. At yun mga kabisnes, mga papi, matapos na magpaliwanag o maglinaw itong si Papa Dins dito kay Ate Criselda, kahit nga ito'y hindi humarap dito kay Papa Dins, ay eto, pagkatapos nung paliwanag niyang yon, ay muli nilang kinumbinsi ito si Ate Kayla na sumama nga po dito sa ka-business house. Kaya lang, katulad ng dati, ay eto na naman si Ate Kayla. Kumbaga ay parang dating gawi lang na pag niyayaya siya nito sila Papa Dins na pumunta dito sa ka-business house o sumama doon sa ka-business house, ay ang lagi nito sinasabi ay bumalik na lang kayo sa kabilang linggo at siguradong sasama na siya. Itong ganitong salitain o katwiran nito si Ate Kayla ay parang hindi lang yata sa 10 beses na niyang ginawa ito kay Papa Dins, na tuwing susunduin siya dito ni Papa Dins ay ang sinasabi nito ay sa kabilang linggo na lang at puntahan na lang siya dito at sasama na siya. Pero sa tuwing pupuntahan nito nila Papa Dins dito sa kanilang bahay ay gano'n naman, paulit-ulit lang na sa kabilang linggo na naman, sa kabilang linggo na naman, siguradong sasama na siya. Yun lang yung paulit-ulit niyang sinasabi dito kay Papa Dins. At napapromise pa nga siya eh, na talagang totoong-totoong sasama na siya. Pero sabi ko nga, pag dun sa araw na pinuntahan ito nila Papa Dins, ay eto, ayaw na naman sumama. Minsan hindi na rin natin maintindihan eh, ito si Ate Kayla. Kung may balak pa nga ba itong sumama dito sa ka-business house o pinaasa na lang talaga niya ito sila Papa Dins na sasama siya. Pero ang totoo ay wala na talaga siyang balak na sumama pa dito sa ka-business house. Hindi ko lang maintindihan ay bakit hindi pa tapatin ito si Ate Kayla, itong sila Papa Dins, kung hindi na ba talaga siya sasama dito sa ka-business house o wala na talaga siyang balak na pumunta pa dito sa ka-business house. Kasi parang gano'n na rin eh mga ka-business, mga kapapi. Dahil yung ginagawa niyang paulit-ulit na pagtanggi dito kay Papa Dins sa tuwing susunduin ito nila Papa Dins ay pagpapahiwatig na ito eh, na ayaw niyang sumama dito sa ka-business house. Na hindi natin alam kung ano nga ba yung totoong dahilan dito ni Ate Kayla. Kung talaga bang dahil lang sa kanyang trabaho o talagang umiiwas na siya dito. Napansin ko kasi ito mga kabisnes, mga kapapi. Simula nung ito'y ipa-check up nito si Papa Dins na gusto sanang paturukan nito si Papa Dins itong si Ate Kayla dito kay Dr. Vincent, na nung time na yon ay nag-gumiit ito si Ate Kayla na ayaw niya magpaturok. At hindi naman ito napilit nito sila Dr. Vincent na maturokan. Kumbaga, inirespeto nito sila Dr. Vincent at ni Papa Dins ang desisyon nito si Ate Kayla na hindi magpaturok kay Dr. Vincent. Bagamat kinumbinsi din nila ng todo-todo itong si Ate Kayla na magpaturok nung araw na yon, ay hindi din naman nila pinilit nung talagang ayaw nito si Ate Kayla. At sabi nga ni Dr. Vincent ay hindi naman niya talaga pwedeng pilitin ito si Ate Kayla o hindi niya pwedeng pwersahin na turukan kung talagang ayaw nito. Kasi nga kung gagawin nila yon ay may malalabag silang karapatan nito si Ate Kayla bilang isang pasyente. At simula nga nung araw na yon, nung ihatid nito sila Papa Dins ito si Ate Kayla, ay hindi na ito muling sumama papunta dito sa ka-business house. At isa yung sa tinitingnan kong dahilan mga ka-business, mga kapapi, na baka iniisip nito si Ate Kayla
na pag sumama siya dito sa ka-business house, ay dahil na naman siya dito kay Dr. Vincent at kumbinsihin na naman siyang magpaturok. Maaaring yung isa sa dahilan kung bakit ayaw na sumama nito si Ate Kayla dito kay Laka Business. Kasi kung titingnan natin yung ini-offer na sweldo nito si Laka Business dito kay Ate Kayla ay higit na mas malaki kaysa doon sa sinisweldo niya doon sa kanyang trabaho. Pero sa kabilangan ng mga ganong offer nito si Laka Business ay ayaw pa rin pumayag nito si Ate Kayla na pumasok o sumama man lang dito sa ka-business house. Parang lahat na nga yata ng klase ng pangungumbinsi ginawa na nito sila Papa Deans at ng kanyang team wala pa rin ayaw talagang sumama nito si Ate Kayla, na kahit nga sabihin pa nito si Papa Deans na hindi na siya babalik dito o hindi na niya babalikan nito si Ate Kayla kung hindi pa ito sasama, ay talagang nagmatigas itong si Ate Kayla na hindi talaga siya sasama papunta nga dito sa ka-business house. Ito naman kasi mga ka-business, mga kapapi, kaya pilit na kinukumbinsin nito si Papa Deans na sumama ito si Ate Kayla dito sa ka-business house ay ang intention nga po dito nila Papa Deans ay yung makumbinsin nila na tuluyan ito si Ate Kayla na ituloy-tuloy sana nito yung kanyang pagpapagamot. Kasi nga nakitaan na nila ng malaking pagbabago ito si Ate Kayla At yung offer nila ng trabaho dito kay Ate Kayla dito sa ka-business house ay paraan lang nila ka-business yon, para ito si Ate Kayla nga ay pumayag na dito muna mag-stay sa ka-business house. Pero magiging gawain lang dito ni Ate Kayla ay yung kung gusto niyang tumulong dito kay Ate Vera sa gawaing bahay ay tumulong siya. Pero hindi din siya obligadong gumampan ng kahit anong gawain dito sa ka-business house. At yun, para malibang siya, ay yung maisama-sama siya doon sa pagbablog nito sila ka-business. Kumbaga, yun lang yung gagawin niya dito o yung gawain niya dito. Hindi talaga trabaho yung ipupunta niya dito kay Laka Business. Pero bagamat hindi trabaho yung ipupunta niya dito kay Laka Business, ay bibigyan pa rin siya nila ka-business ng karampatang sweldo. Para nga po ito si Ate Kayla ay manatili lang dito sa ka-business house. Ang pinanginayangan kasi dito ni Papa Deans, mga ka-business, mga kapapi, ay yung napakalaki ng development nito si Ate Kayla kumpara dun sa una niya ito ma-vlog. Na nakita naman natin lahat na talagang ito si Ate Kayla nung panahong unang ma-vlog nito si Papa Deans ay halos wala sa kanyang sarili. Nakita nyo naman sa ngayon kung ano yung malaking pagkakaiba nito si Ate Kayla kumpara noong una nga po ito ma-vlog ni Papa Deans. Na sa ngayon nga ay kita nyo naman nakakapagtrabaho na ito si Ate Kayla. Pero nung ito'y una nakita nito si Papa Deans at ma-vlog, ay ang alam nitong gawin si Ate Kayla ay ang mamasura o ang mga lakal. At nawala na sa kanya yon. Nawala na sa kanya yung kaisipan ng mga lakal. Dahil ang nasa isip na niya ngayon ay magtrabaho. Kaya dito pa lang ay nakita na natin yung napakalaking development nito si Ate Kayla. Pero bagamat nakitaan na natin siya na napakalaking development, ay hindi pa rin maiikaila na hindi pa nga po siya lubusang magaling. At ito yung pinanghihinayangan nito si Papa Deans. Yung nakita natin na development nito si Ate Kayla. Kaya gusto niya itong ituloy-tuloy ng pagpapagamot dito kay Dr. Vincent. Hanggang sa tuluyan na nga pong gumaling ito si Ate Kayla. Dahil nga po sa pagkatigil ng pagpapagamot dito kay Ate Kayla, ay hindi po malayo na bumalik ito sa dati niyang kondisyon. At yun sana ang ayaw maulit nito si Papa Deans. Kasi malaki na rin yung ginastos niya dito Bukod sa malaki na yung kanyang ginastos dito kay Ate Kayla, ay malaki na rin yung naging sakripisyo nila dito. At kung mababaliwala nga naman ito, ay sayang lang. Sayang yung ginastos, sayang yung naging sakripisyo.
Kaya lang ano nga bang magagawa nito sila Papa Dins kung mismong ito si Ate Kayla ang aayaw? Ayaw niya sumama dito sa ka-business house. Ayaw din niya magpa-check up kay Dr. Vincent. Pag ibinili siya ng gamot, ayaw din niyang inumin. Kaya ano nga ba ang pwedeng gawin nito sila Papa Dins? Tapos ayon din naman dito kay Nanay Sene, hindi ito tatanggapin sa mental eh. Kung sakaling gusto nilang ipa-mental o ipasok sa mental hospital. Dahil minsan na nga daw po nila itong sinubukan na ipasok sa isang mental hospital. At hindi nga daw po tinanggap doon si Ate Kayla. Dahil itong si Ate Kayla ay marunong naman sumagot sa mga tanong sa kanya. At yung sagot niya doon sa mga tanong sa kanya ay maayos naman. Kumbaga ay hindi pasok sa pamantayan ng isang mental hospital para i-admit doon itong si Ate Kayla. Kaya pati itong si Papa Dins ay tila ba nauubusan na rin ng paraan para makumbinsi ito si Ate Kayla na ipagpatuloy yung paggagamutan sa kanya. Dahil dito pa nga lang sa pagpunta sa ka-business house hindi na nila makumbinsi ito si Ate Kayla . Ay papaano pa kung ang iaawit nila dito kay Ate Kayla ay yung magpa-check up dito kay Dr. Vincent. Mas malamang ay malabo nilang makumbinsi ito. Dahil sabi ko nga, sa tingin ko ay ang isa sa dahilan kung bakit ayaw sumama nitong si Ate Kayla dito sa ka-business house ay yung pagpapa-check up dito kay Dr. Vincent. Kumbaga parang natatakot siya na baka pag sumama siya dito sa ka-business house ay ipa-check up na naman siya dito kay Dr. Vincent at pilitin na naman siyang paturukan. Yun yung nakikita kong isang dahilan mga ka-business mga kapapi. Pero syempre, hindi pa rin natin alam o hindi ko pa rin sigurado kung ito nga lang ba yung dahilan nito si Ate Kayla. At isa pa, ay pwede rin nalilibang lang talaga siya dito sa pagtatrabaho niya. Dahil sa tingin niya, pag dito siya sa ka-business house nagtrabaho, ay wala naman siyang gaanong gagawin dito. At maaaring naiinip siya pag wala siyang ginagawa. Pwedeng isa yon sa dahilan kung bakit ayaw niyang tanggapin yung offer nila ka-business sa kanya. Na kahit nga medyo malaki yung sweldo na ini-offer nito sila ka-business ay ayaw pa rin niyang tanggapin. Kasi maaaring ayaw talaga niya doon sa trabaho na mabuboring siya. Isa yan sa posibleng dahilan kung bakit ayaw niyang pumunta dito kay ka-business o ayaw niyang tanggapin yung offer nila ka-business na dito na lang siya magtrabaho sa ka-business house. Pero sana ay magbago pa rin ang isip nito si Ate Kayla. Dahil wala namang ibang hinanga dito sila Papa Dins at ito sila ka-business kundi ang mapabuti itong si Ate Kayla. Dahil kung andito nga ito si Ate Kayla sa ka-business house, ay mas matututukan nila ka-business ang pagpapagaling dito kay Ate Kayla. At yun naman talaga yung main purpose nito sila ka-business at nito si Papa Dins. Kung bakit nila gustong ito si Ate Kayla, ay dito na lang sa ka-business house magtigil. At sana nga ay isang araw, ay tuluyan na nilang makumbinsi itong si Ate Kayla na dito na nga lang po magtrabaho o magtigil sa ka-business house. Paano po mga ka-business mga kapapi? Hanggang dito na lang muna ulit po at sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa patuloy pong nanonood sa aking mga nire-reaction na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Buntikong Channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun bago po tayo tuloy ang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din po dito kay ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo rin pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At shoutout din po dito sa isa kong idol na si Idol Wakiwak TV. Shoutout sa inyo idol.
At ganun din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo, sir. At syempre, ganun din po dito sa magigiting na kagwang nito si Kabusiness. Na sila Kagwang by Papaya Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bogie Official, at Kagwang Bong Official. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre, ganun din po dito sa aking mga kasama reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mampler's Channel, MKNDI Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo lahat. At muli po, ay maraming maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga kabusiness. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit pa paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Kabusiness Official. Suportahan po natin para kahit pa paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa ano, pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabusiness.